araw mga ka-sounds, welcome back na naman sa ating panibagong video ngayon. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako pala si Henry. So mga ka-sounds, yung gagawin natin dito, mag-unbox tayo ng isang item dito. So bali wala muna tayong sound check dito ngayon, ipapakita ko lamang sa inyo yung bagong labas ng isang unit na ito. Na-post ko na rin ito nung nakaraan sa ating Facebook page. So ngayon, gagawa tayo ng video for unboxing dito sa item na ito para malaman ninyo, no? Makita ninyo yung mga specs bago natin siya isabak sa sound check natin. Ano ba yung ating item dito? So wala nang patumpik-tumpik pa, ipapakita na natin sa inyo. So ito siya, yung ating bagong maximizer dito. So yung brand is Joson Professional Maximizer. So yung presyo pala nito is nasa 5,499. So ilalagay ko yung link sa description ng video natin sa YouTube channel at saka sa Facebook page natin. So baka may magsabi ulit na hindi ko sinasabi yung presyo nito, ulitin ko. 5,499 yung SRP ng ganitong Joson Professional Maximizer. So yung kagandahan dito sa maximizer na ito, kung makikita nyo, meron siyang sub-out, no? Meron siyang subwoofer. So ito yung ating Joson Professional Maximizer. So makikita nyo, no? So ito yung mga naka-indicate, i-post nyo na lang yung video, tapos basahin ninyo yung mga nakalagay dito, yung mga specs nya. Tapos ito makikita ninyo sa karton niya mismo, no? Joson Lowmaster Maximizer. So Pinoy made, so napakaganda nito dahil sariling atin ito nagawa. So Joson Pro Audio. Okay, buksan lang natin mga kasounds, no? So nabuksan ko na ito, na-check ko na kasi na in-order nga natin ito sa Shopee. So pag dumadating, chine-check ko kaagad, baka kasi may mga damage. Palayo kasi yung Iloilo to Manila. So ito yung laman, no? So yung kanyang saksakan nandito. So tanggalin lang muna natin. Tapos yung kanyang balot dito is katsa. So hindi na siya plastic. So maganda siya, no? Pwedeng pwede ninyo na itago ulit. Kasi may ano siya dito, yung katsa. So tama ba yung pagka-pronounce ko ng katsa? Ewan ko kung katsa nga. Hindi naman tayo kasi pure na Tagalog. So buksan lang natin, tanggalin natin. Tapos meron siyang manual sa loob. So importante na basahin ninyo yung manual palagi. So kayo na lamang magbasa nito. Set aside natin. So ito na mismo yung ating Joson Lowmaster Maximizer dito, Pinoy made. So ito yung kanyang harapan. So tingnan natin yung mga specs sa harapan ng ating Joson Professional Maximizer na ito. Mabuti lamang meron na tayong Joson Maximizer dito dahil ba kailanganin talaga natin ito sa sound setup natin. Hindi na ako mamumroblema dito sa ating maximizer. So ngayon i-check na natin yung kanyang harapan. So padaanan muna natin yung ating maximizer dito. So ito yung harapan ng ating maximizer. Sa harapan ng ating maximizer, makikita nyo, Joson Lowmaster Maximizer yung naka-indicate, tapos Pinoy made. So okay na okay, ano na talaga ito, pang Philippine made na talaga yung ating maximizer dito. Tapos may mga knob siya per channel, so low contour process. Tapos dito rin sa kabila, low contour process din dito. So channel B naman ito, tapos meron siya ditong switch button for in-out ito, Joson na processor. Tapos yung kanyang LED indicator dito, for channel A, for channel B. Tapos yung kanyang power switch button dito. Tapos meron siya ditong LCD ata ito. I think nakita ko ito sa pinupost ng Joson logo ata ito. So isaksak natin mamaya para makita natin yung purpose nito. Yung kung makikita nyo yung square dito. So ito yung harapan ng ating Joson Lowmaster Maximizer. So ngayon nakapunta na tayo sa kanyang likuran. Ito naman yung likuran ng ating Joson Maximizer dito. Kung makikita ninyo, no? So yung kanyang saksakan dito, output channel B, input channel B. Tapos output channel A, input channel A. So dalawang channel ito. Tapos pwede rin kayong gumamit dito ng PL. Ito naman for XLR ito. So yung mga slot na dito. Tapos ito yung kagandahan dito sa ating Joson Maximizer. Kung makikita ninyo, meron siyang sub-out dito. Ito yung kanyang sub out, so sub volume. Tapos yung kanyang frequency, so pwedeng-pwede kayo mag-separate dito ng ano ng sub out kung gusto ninyo, no. So marami kayong pwedeng gawin dito na connection sa Joson Maximizer. So sa caution niya, no, basahin niyo na lamang, pero ito ay 50 to 60 Hz. So power consumption niya is 8 watts. So ito mga kasan, so i-post niyo na lang yung video natin, tapos basahin niyo na lang yung nakalagay dito.
Padaanan lang natin yung likuran ng ating Joson Maximizer. So, ito siya yung likuran ng ating Joson Maximizer. So, sa case na ginamit dito, makapal din. Napakatibay ng case niya. Tapos, yung harapan niya dito is aluminum ito. So, makapal siya. Napakaganda ng kanyang front dito na plate, no? Yung dito sa kanyang case. So, makapal dito. Tapos, okay na okay yung kanyang kaha naman dito. Tapos, makikita ninyo yung kanilang logo mismo, Joson. Punta ulit tayo dito sa harapan. Kung makikita nyo yung sinabi ko kanina, i-switch natin ito. Kung ano yung purpose dito ng square dito na parang LCD siya. So, i-switch nga natin. So, ayan. Logo pala siya mga ka-sounds. No? Kung makikita ninyo, logo siya ng Joson. So, napakaganda, napaka-astig niya tingnan. Tapos ito kanina, yung processor, kung in-out kayo, kung in, so mag-activate yan pag i-out ninyo. So hindi siya mag-activate. So ito yung ating Joson Lowmaster Maximizer. So Pinoy Choice. So mga kasounds, abangan nyo na lamang yung sound check natin dito na gamit yung Lowmaster Maximizer ng Joson mismo. So sana nag-enjoy kayo sa panonood ng ating video sa ngayon. So wala muna tayong sound check. Abangan nyo rin yung sound check natin sa mga speakers natin na NBS 1212, yung ating Nuclear Battle Series na mga D12 dito. Malapit na matapos yung box na pinagawa ko mismo, so L-ported pa rin yun para makumpleto natin yung 10 subs. So hanggang dito na lang muna. Sa mga bagong nag-subscribe, huwag nyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga ka-sounds. WJRA GRMC Music Production. Jazz on the mix.